Mali ba ang mangarap? Masama ba ang maghangad? Hindi nga ba't sinasabing walang asenso ang taong walang pangarap? Pero bakit may tinatawag na ambisyosa? At bakit sinasabing ang lahat ng labis ay hindi tama? Mga kaibigan, samahan ninyo po kami sa gabing ito at tunghayan ng isang kwentong ibinahagi sa atin na nagpapatungkol sa mga katanungan ito. Charo, tawagin mo na lamang akong Rosita. Ang ibabahagi ko sa iyo ay kwento ng aking kababata na kung maaari ay itago na lamang natin sa pangalang Marlene. Pareho kaming laking probinsya, Charo, ngunit malaki ang aming pagkakaiba. Simple lamang ako at kontento na sa katahimikan ng buhay sa baryo. Si Marlene na may matayog ang pangarap. Galit ito sa kahirapan. Siguro kasi ay maaga itong naulila sa ama at tanging ina lamang niya ang bumubuhay sa kanya sa pamamagitan ng paglalabada sa bayan. Nang magtapos kami ng high school, ay agad lumuwas sa Maynila si Marlene para makibaka at umasenso. Tuluyan na nitong tinalikuran ang buhay probinsya, sabay na rin sa pagtalikod nito sa kanyang kasintahang si Andres. Nagtagumpay si Marlene sa Maynila. Ang lahat sa aming bayan ay nakakaalam dahil walang ibang bukang bibig ang ina nito, kundi mayaman na ang kanyang anak at nakakapagpadala ito ng pera at mga modernong kagamitan. Matapos ang ilang taon, ay umuwi muli si Marlene sa aming probinsya. Ang lahat ay nakaabang, naghihintay sa pag-uwi ng kaibigan kong si Kat. Ayos ba? Ha? No, maganda ba yung buho ko? Ayos ang pagkakate? Ha? Oo, oh, kamukha mo na nga si Andres Bonifacio dun sa 5 piso eh. Oo, pa na Andres. Ah, kumain ka ba? Hindi pa nga eh. Medyo kinakabahan ako eh. Diyos ko naman, nung isang linggo ka pa kinakabahan eh. Darating naman si Marlene maya-maya. Kanya nga ako kinakabahan eh. Isipin mo naman, 3 taon na nung huli kami nagkita. Yung huling sulat niya sa akin, may 2 taon na. Tumating ako kanina rito, sabi sa akin ni Ali Elena, kasing ganda na raw ng artista ngayon si Marlene. Eh, naalala ko baka pag dumating yung mami niya, may hindi na lang ako pansinin nun. Alam mo, Rosita, yun yung isip-isip ko. Matagal na kasi kami hindi nagkikita nun. Siguro,
Siguro nasasabik din siyang makita ko, no? Sa palagay mo? Palagay mo kaya, mahal pa ako ni Marlene? Oo. Ha? Punta muna ako kay Aring Milena. Sige. Hoy! Aba, ang sarap niya na, Lechon. Hoy! Elmer! Takna mo, nagdandang lalaki ng kaibigan ko. Ayos ba, ayos ba? Okay. Ano ba ginagawa mo? Hoy! Siyempre, edi, inihintay ko si Marlene. Hoy, mamaya na, sumama mo ako. Inang? Oh, anong say mo? Hindi ba ang ganda? Inang, bakit naman ako kayong nagsuot ng kurtina, Inang? Aba, anong sama doon? Oy, huwag mong mamatahin ito, ha? Hindi ito lokal. Imported ito. Galing ito sa Maynila. At parang wala naman siya masabi si Marlene na anak ko na ang perang pinapadala niya ay hindi ko inaaksaya. At gusto kong malaman ng mga kapitbahay ko na ito ay bahay ko! Nakita mo? Ternong-terno, Day! Oh, yun ang kakanin ko! Ha? Ha? Oh, Inang! Abi, dali, dali! At baka darating na yung anak ko! Dali, dali, dali! Dali! Dali na! Bakit ka ba nakatama dyan? Darating na yung anak ko! Kailangan ihanda na yan lahat! Aba! Bakit pinatay ito, ha? Aba, kailangan ito, ha? Pag tinugtog, kailangan ang buong bayan ay makarinig. Ang tawag nito ay karyoka. Inang, karaoke ho, hindi ho karyoka. Ano? Karaoke! Ay, parehas lang yan. At alam mo ba, Rosita, ha? Ito, ako lang ang mayroon nito dito. At sabi ni Marlene ko, ito ang pinakamahal na karyoka. Eh, yun na nga ho, Inang, eh. Alam natin kung mahal yan. Kaso lang, Inang, kailangan talaga nating inaan yan. Dahil pati ho tayong dalawa, magkaharap na ho tayo, eh. Hindi pa rin tayo nagkakarinig. Ay, hindi! Sobrang, ano? Inay! Kailangan! Pag tinugtog mo yan, todo-todo! At kung gusto mo sabayan, ha? Ayan, may telepon yan! Inang, microphone, no? Hindi ho telephone! Ano? Microphone! Ayun na nga! Eh, Inang! Papatayin ko nga na, paano naman kasi pabalik-balik na lang ho yung tugtog eh. Paulit-ulit na lang, nakakasakit na ho sa tenga eh. Bingi na ho ko, Inang eh. Bakit mo pinatay yun? Eh, sabi ni Marlene ko, yan ang usong tugtog! Kayo naman ho, Inang, lahat ng sasabihin ni Marlene sa inyo, lahat po, tama. At bakit hindi, ha? Magtatagumpay bang anak ko sa Maynila? Kung walang utak ang anak ko, ha? Aba, lahat ng ginagawa ng anak ko ay tama. Kaya, bakit hindi ko siya susundin, ha? Aba, maghanap ko nga dito sa lugar natin, ha? Mayroon ba dito na nagtatagumpay sa Maynila na kung saan nagtatrabaho ay isang malaking kumpanya at ang anak ko ay manager! Manager ng isang kumpanya! Aba, nakita mo? At ang mga kasama ng anak ko ay mayaman! Ang nakakahalubilo niya ay mayayaman! Ha? Hindi ba? Alam mo ba? Ha, Rosita? Nung magpunta ako sa Maynila, aba, nakita ko ang anak ko, halos hindi ko na makilala. Dahil alam mo ba, ang kilos niya, abay, kilos mayaman! Kung sa bagay, mayaman na nga kami. Mayaman na kami. Hoy! Ano bang pinagagawa ninyo dyan, ha? Ay, nasusunog na! Yung lechon! Ano hindi? Aba, hindi porque maraming pera ang anak ko. Hindi porque mayaman ang anak ko. Maawa naman kayo. Gracia yan! Mga ta... Rosita! Anak-anak ko! Si Marlene! Marlene! Ang kapitbahay! Tumating ang anak ko! Ang ganda ng anak ko! Marlene! Marlene!
Bye! Marlene! 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 Nanigarilyo ka na pala? Masama daw sa katawan yan eh. Nanay, hindi nyo ba alam na kailangan sa trabaho ko nagsisigarilyo? Nakakadagdag yan sa pagiging smart ng babae. Ganun ba yun? Hingi nga. Masarap. Sarap pa! Masarap! Ay, hindi bagay sa inyo yan. Ay! Kailangan manigarilyo ako parang smarty, nanay mo ko eh. Nang, hinahanap po kayo ni Mang Simeon, magpapaalam na ho ata. Kailangan kausapin mo si Simeon kasi kanina ka pa hinihintay. Kasi nangihingi siya ng lumang damit para doon sa anak niya si Girly. Yun nga ba, sinasabi ko dyan sa donasyon na yan eh. Kaya ayoko buuwi dito eh. Kararating ko lang. Di bali, maghanap na lang ako ng dahilan. Pahingi pa nga. Sita, smarty na ba ako? Akala yata ng mga yan, kakandidata ako sa eleksyon. Ipapano naman kasi, binalita dito ni Inang na talaga nagtagumpay ka sa Manila. Kaya nung malaman ng mga tao na uwi ka ngayong fiesta, nagdagsaan tuloy sila. Nakikiamot lang naman ng konti eh. Yun! Yun ang sinasabi ko eh. Kaya ayoko na bumalik dito eh. Ang mga tao dito nabubuhay sa kahihingi. Hindi magbanat ng buto para umasenso. Hanggang kailan ka ba dito? 2 linggo lang. May naayos lang ang papeles. Pupunta na ako sa Amerika. Amerika? Pupunta ka ng Amerika? Nakakaingit ka naman! Pasensya ka na ha, kasi sabik lang akong makipagkwentuhan sa'yo eh. Ang tagal na kasi natin hindi nakipagkwentuhan. Sa amin nga, merong handa pero nandito pa rin ako. Ay! Yung bak... Hindi pala ako nakabili ng bakya sa'yo. Ito na lang bakya ko, gamitin mo oh. Huwag na. Papahinga ko na lang pa ako dito. Ah, sige. Masahihin na lang kita. Huwag na. Huwag ka nang mahiya. Isita ka naman dito eh. Ay, naku, Rosita. Hindi ka pa rin nagbabago. Martir ka pa rin. Kumusta ka na? Eto. Dalaga pa rin. Wala pa rin pinagbago. Magtitinda pa rin ako ng kakanin sa palengke. Ikaw. Kumusta ka na? Ay, andun pala si Andy sa labas.
Inaantay ka niya. Kanina pa siya naghihintay sa'yo eh. Kausapin mo naman. Saka na lang. Pagod na pagod pa ako eh. Oh, Rosita, mamili ka na dito. Sige na. Sige, hindi bali na, salamat. Hindi naman bagay sa akin yan eh. Hindi, mga pinaglumaan ko na to, oh. Hindi. Hindi bagay sa akin magpa-smart, diba? Okay. Sige, susunod na lang, ha? Ay, wala ka bang ipag-uutos? Oo nga pala, sabihin mo sa nanay, pag dumating si Edward, tawagin na lang ako. Ah, tsaka nga pala, si, ano pangalan nun? Nano, paakyatan mo nga ako ng lechon dito. Sige na. Pagod eh. Bukas mo na siya kausapin. Eh, hindi man lang ako tinignan eh. Huwag ka nang magtampo. Hindi lang nananakaw ang hindi niya hinarap eh. Lahat naman. RCJ, Joe! Iniintay ni Marlene! 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 Marlene, si J.I. Joe nandito na! Si Marcano! Hello! I'm the mother of the daughter. My daughter is falling down for you. sitting down. Sit down. Okay. Where is she now? Marlene! Hi! I've been waiting for you. I'm sorry I'm late. It's okay, love. Come on, let's get... Hi! Ay! Ano? Lumayo kayo! Lumayo! Layo! Ay! Nandito si G.I. Joe! Marlene! Waiting for me! Waiting! Rosita! Sabi mo sa akin, pagod! Sita! Halika muna dito! When are you coming back? As soon as I can, but first I have some very important business to take care of in Manila. When will that be? Day after tomorrow. Will you wait? Of course. Come on, I'll walk with you right back. Okay. I'm going to take care, huh? Okay, honey. Bye-bye. Okay, bye. Bye-bye. Bye. Rosita, hindi ka ba bauwi? Marlene, pwede ba kita makausap? Pwede ba? Bukas na, pagod ako. Sandali. Bakit ka ganyan? Alam mo, ang laki ng pinagbago mo eh. Alam mo, pakiramdam ko, hindi na ikaw si Marlene na dati kong matalik na kaibigan. Tama ka. Nagbago na nga ako. Iba na ako ngayon. Kung gusto mo pang maging kaibigan ko, nasa iyo yun. Kung ayaw mo na, okay lang. Pahiyang-pahiya ako sa sarili ko nung gabing yon, Charo. Marami na akong narinig na nagbago na si Marlene. Lumaki na ang ulo nito at akala mo ay kung sino. Pero ayokong maniwala hanggang sa nagkita nga kaming uli. Doon ko lang nilunok ang katotohanan. Kaiba naman si Andres
ang iniwang kasintahan ni Marlene, patuloy pa rin itong umasa. Kainin nyo na at baka matunaw pa. Pwede na. Pwede ko ng kanin. Nanay, pagkain niya na hindi pang display. Talaga? Kanina ko pa tinitingnan ito. Diyan, oy! Eh! Ang ginagawa mo dyan? Marlene, si Andy ko. Si Andy, hindi mo ko nakikilala. Si Andres. Oo nga, ano nga ginagawa mo dyan eh? Wala, kasi wala tayong chance na magkausap sa bahay ninyo eh. Pag dumalaw ako, pasasabi mo naman, pagod ka, bumalik na lang ako. Kaya, inabangan na lang kita rito. Ano kailangan mo? Wala naman kasi nakausap ko si Rosita. Sabi niya baka raw wala kang gamit dito lalo na sa pagpaligo. Di na lang kitang bakya. Ito. Salamat. O dali lang. Haba. Ano ka na? Ang tagal-tagal naman talaga. Ayan na. Dali lang. Ako din naman. Taas. Ayan. Salamat. Sige na. Malis ka na. Bagay sa'yo, no? Oh, ano pa? Wala. Gusto lang kitang makita ng matagal-tagal eh. Alam mo naman, ilang taon na kong naghintay, di ba? At sino naman na may sabi sa'yo maghintay ka? Hindi ba, bago ka umalis noon, nag-usap tayo, ang sabi mo, maghintay ako. Aba, oy! Ilang beses din kita sinulatan at sabi ko sa sulat, wag mo na akong intayin. Kalimutan mo na ako. Sinabi mo ba yun? Oo! Bakit? Hindi mo nabasa? Alam mo namang hindi ako marunong magbasa eh. Pasensya ka. Yung nagbabasa ng sulat ngayon, kung sino man yun, nagsisinungaling yun sa'yo. Oy, Andres, tatapating kita ha. Hindi na tayo bagay. Kaya huwag ka na umasa. Sige na, umalis ka na. Bakit? Meron na bang iba? Sino? Yung matandang Amerikano kagabi? Uy, Marlene, huklo ba na yun? Matanda na yun. Baka umiikot na sa hukay niya ngayon ng tatay mo, ha? Alam mo sa edad ng Amerikanong yun? Parang ang pinalitan mo, si Kaingo. Pero, ako na pinalitan.
ipikun na ako sa iyo, ha? Umalis-alis ka, bumaba ka dyan, kumayos ka na yan. Dali, susubok ka sa nanay ko. Wala naman nanay mo, eh. Pag ikaw, hindi umalis ka dyan, sisigaw ako. Sumigaw ka? Apa talagang... Gusto mo? Sige. Mga kapitbahay! Oy! Mga kapitbahay! Marlin! Ma'am, bubuhos mo! Marlin! Marlin! Nagpipirma na ako! Mga kapitbahay! Sandali, Marlin! Huwag na! Bubaba ka dyan, ha? Ma'am, bubuhos mo! Sandali! Anak ko pang napilip! Mataas po ito, malalaglag ako! Bumaba ka! Opo, bababa na po! Anak ko pang napili mo! Malis nyo eh! Bababa na po! Ito na ako! Oo! Baba na! Ang bira, Karusita, oh. Ba't di mo sinasabi sa akin, yung palang mga sulat ni Marlin, pinapalta mo nilalaman? Malay ko bang seryoso si Marlin dun sa sulat niya? Tsaka, baka sinusubukan ka lang nun. Alam mo naman yun, palaging nagbibiro, hindi ba? Para akong baliw na naghihintay. Yun. Yun pa ang isang dahilan kung bakit ayokong sabihin sa'yo ang katotohanan. Baka mamaya dyan, ituluyan kang mabaliw, di ba? Eh, di sa akin pang sisi niyan. Tsaka naisip-isip ko rin at kung talagang seryoso si Marlin dun sa sulat niya, aba, dapat lang siguro umuwi siya dito at explain sa'yo kung ano talaga ang tunay na nangyayari. Kaya nga ba gusto ko na rin magkausap talaga kayo eh. Tamo, tumanda na akong binata. Kung alam ko lang ganun, mabuti pa siguro. Ikaw na lang niligawan ko, total, matanda ka na rin dalaga eh. Kaya lang, tiyak magagalit si Elmer. Che! Hindi pa rin ako naniniwala na mamahalin ni Marlene ang isang matandang ganun. Hindi naman siya liligaya sa pera lang, di ba? Ang mahalaga, yung tunay na damdamin ng tao, yung nasa puso niya. Hunghang, puso. Hindi na ganyan si Marlene mo ngayon. Alam mo, kung ambisyosa siya noon, nako, doblehin mo pa yung pagiging ambisyosa niya ngayon. Rosine, kaya lang naman nabaling ang paningin ni Marlin doon sa Amerikanong yun. Eh, yun ang lagi niya nakikita roon sa Maynila. Pero kung sabi mo, ako laging nakikita niyan, natitiyak ko, babalik ang pagtingin niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin mo? Hindi, liligawan ko siya ulit. Yun ang payo sa akin. Sino na naman mga nagpayo sa'yo niyan? Sino pa? Eh di yung mahal mong si Elmer. Tigilan mo nga aray, ako, aray, ha? Aray! Kapal mo talaga, no? Hira ka naman, Rosing, oh. Alam ko naman may gusto ko sa akin, eh. Kapal mo talaga? Alam mo kung ako mag-aasawa, hindi sa isang katulad mo lang. Yabang-yabang mo. Isang halik lang. Yun na. Kapal mo, ha? Asa na pala si Incheck? Incheck? Sinong Incheck? Sino pa? Di si Andres? Paano naging Incheck yun? Diyos ko naman, tingnan mo naman. May araw pa, tanghaling tapat na nililigaw na. Oh, eh ano naman ang masama doon? Hindi mo ba narinig yung kasabihan? Daid ng maagap ang masikap, katulad ko. aray. Wow! Ang gandang lalaki, pare! Okay, ah! Ayan. Ayan. O, hindi ba? Ang gandang lalaki. Ito mo naman yan, ha? Ayos ba, Elmer? Ayos, pare! Ayos! Elmer? Oh. Hindi kaya parang masikip yata eh. Yung damit. Ganyan talaga ang passion sa Maynila ngayon, pare. Ito ngayon? Yung piting ang tawag. Piting? Oo. Hira, oh. Pati yung sapatos, parang piting. Masakit sa paa, oh. Masikip. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba nakikita ang mga artista sa Maynila? Eh, lahat sila hapit na hapit ang itsura. Katulad niya, no? Ganito, oh, ah? Oo. Ganda, eh. Oh. Ah, kailangan mo talagang gawin to? Oh, hindi ba sa'yo na rin ang galing? Sabi mo sa akin, gusto mong mapansin ka uli ni Marlin, hindi ba? Oh. Eh, moderna na si Marlin ngayon.
iba na hitsura. Kaya dapat maging moderno ka rin. Kailan magbago rin ang image mo, pare. Ibang dating. Ganon. Ganyan. Yan, gandang lalaki. Rosing! Kita mo, alam mo, Rosing, maswerte kong tao dahil may kaibigan akong katulad ni Elmer na nalalaman kung ano mga uso ngayon sa Maynila, pati sa pananamit. Ah, di ba? Ay, walang maniwala eh. Salamat ulit, Elmer, ha? Ah, okay lang yun. Tuloy na ako. Akin na rin yung regalo. Teka. Bakit? Yung tinuro ko sa yung lakad, kailangan i-practice natin. Alam ko na yun. Alam na. Hindi, kailangan i-practice natin yun para malaman mo talaga. Teka, ha? Ito gawin natin, ha? Kunyari, itong si Rosing ko, eh, Marlin mo. Pero, kunyari lang, ha? Eh, huwag mo totohanin. Dali to, akin to. Alam ko naman sa'yo yan. O, sige. Pakita mo sa kanya ngayon. Turo mo nga ulit. Paano yung pisa nun? O, ganito, ha? Ito yan, ha? Dalawang kamay. Nasa bulsa. Bulsa. Yan, ha? Titingnan mo sa mata. Huwag kang kukurap. Yan, ha? Yan. Tapos, biglang lakad. Yun. Yan. Formang bida. Yan. Ganon? Okay, gawin mo. Kamay, sa bulsa. Yan. Walang kurap. Yan. Yun. Yun. Sandali. Ah, bakit? Masakit sa paa eh. Masikip na nga yung sapatos. Palalakarin mo pa akong patagilid para akong talangka eh. Hindi. Kailangan mag-ensayo ka para makuha mo. Sige, gawin mo. Yan. Yun. Iyon! Ganda. O, sige. Baka hinihintay na ako ni Marlin. Itutuloy na ako. Teka muna. Yung tinuro ko naman sa'yo, yung sasabihin mo kay Marlin naman, yun ang i-practice natin. Eh, alam ko na naman yun, Elmer. Nakakaya na kay Rosing yan eh. Hindi. Doon ko na lang sasabihin yun. Sige, wag. Alis na ako. Kailangan i-practice. Eh, baka magkamali ka eh. Ha? Sige na. Kailangan pa ba yun? Kunyari ito si Marlin. Kunyari. Ha? Sandali. Oh, sige, yan. Panoorin mo to, ha? Ako nagturo dyan. Game na, pare. Game. Okay na, game na. Kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan. Yan. Kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan. Ganda. Ganda. Kahit ilang ulit, ako'y iyong saktan. Yan, good feeling. Hindi pa rin maaring iwanan. Ganda. Kaling. Hindi lamang pag-ibig ko, di lamang ang buhay ko. Kaling. Ibibigay. Bigay mo. Sa ngalan ng pag-ibig mo. Yan! Higit pa riyan. Malaki. Aking mahal. Buelo. Buelo. Alay. Kuya. Hello. Dilip ka na, no? Elmer. Ah, bakit? Bakit? Punit yung pantalon. Sabi na sa'yo, masikip eh. Ha? Punit sa likod. Ay. Oo nga. Taka. Pan mo eh. Ganyan talaga yan eh. Piting kasi eh. Ha? Pero, nasaan ba yung karayo mo, pare? Oo, sige. Sandali lang, Rosing, ha? Sing, halina. Lagi po ang bida, ha? Oo. Magandang maga po! Magandang hapon pala! Pare. English mo. English? English. Mas maganda yun. Good night! Good morning. Good morning daw! Sama. Gandang maga! English. Morning for you! Sino ba yan? Inang! Morning po.
Andres! Opo! Ikaw ba yan? Oo, ako ka. Sandali lang, Andres! Paano ha? Mauna na ako. Teka! Kailangan lumuwas ako ng Maynila eh. Teka, Papa, iwanan mo ako rito? Uy, kayang-kaya mo na. Yung pinractice natin, gawin mo lang. Uy, yun na nga eh. Baka makalimutan ko eh. Kailangan kita eh. Oh, hindi na. Kailangan bumili ako ng regalo para kay Rosita eh, ha? Pambira ka naman. Pare, gandang lalaki. Okay na maki ka. Okay na ako ha? Ha? Oo. Bida ha? Oo, bida. Yung lakad mo ha? Oo. Sige. 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 Andres! Ano kailangan mo? Ay, Inang, ano? Ano sana nang dadalaw ho sana ako kay Marlene. Andiyan ho ba siya? At saka ano ho? Ipagpapaalam ko sana kung maaari ko siyang anyayahan. Kakain lang ho kami sa labas. Marlene! Marlene! Dali, Marlene! Dali, dali, dali! Dali! Oy! Kumusta ka? Marlene? Marlene, ang bilis mo namang magbihis. Kapapaalam ko lang kay Inang naiimbitahin kitang kumain sa labas. Nakabihis ka na kagad. Ba't ganyan na itsura mo? Para ka magpa-first communion. Ay, ayos ba? Kanda ng lalaki. Andres, umigil ka na, ha? Ah! Flower is for you. There is coming soon pa, ano? Tsokolate. Kasi nabalitaan ko, mahilig ka raw dyan. Anong tsokolate to? Choknat. Lokal! Oh? Hindi ko makain ang anak ko ng chocolate na lokal! No. Jo! Jo! Hello. Hello, Jo! Hello! Hello! Hello, coming, sitting! Jo! Hi! What's that, Jo? Coming! Hi, love! Hello! Hi! How are you? What's that? Oh, I brought it for you. It's a microwave oven. Really? I thought mine. You might need it. Mine! Oh. Mine! Come! Sit here! Hindi na ho, aalis na ho kami. Shall we go? Thanks for this. Look, bye. Bagay sila, no? Bagay sila magama. Okay. Bye. Bye. Take care. Marlene! Oh, ay ko! Marlene! Samahan mo ako kasi si Andy! Ano? Bakit? Kasi si Andy magpapakamatay at samahan mo ako, Marlene! Teka muna! Bilis! Pala, Marlene. Inang! Inang, sana patawarin niyo ako. Elmer, ang kaibigan kong tagapagutpot! Tangi kong kaibigan. Tandaan niyo to. Ito ang huling tanda ng tunay na pagmamahal ko kay Marlene. Ang wakasan ko ang buhay ko. Paalam! Paalam sa inyo lahat! Marlene, bilisan mo, Marlene, bilis! Andres! Andres, huwag mong gagawin yan, Andres! Ha? Huwag mong gagawin yan, Andres! Kasalanan sa Diyos yan, Andres! Sita! Magdalas! Ang itong palabas yan, Andres! Pati si Rosita, kaya sa bat mo! Marlene? Alam mo, Marlene, mahal na mahal kita. Wala akong ibang pinangarap sa buhay kundi ang pagbabalik mo. Lagi kong naiisip, pagdating mo, magkakasama tayong muli.
Kahit nga sa pangarap pa lang, masayang-masaya na ako eh. Pero napakasakit naman na malaman ko totoong hindi ka na sa akin. Hindi mabubuhay ang tao sa pangarap lang. Kailangan mong gumalaw. Kailangan mong hanapin kung nasaan ka dapat. Ako alam ko kung saan ako dapat, hindi dito. Patay ang bayang ito. Mamamatay din ako dito. Bakit ba, Marlene? Ano pa ba ang kulang sa buhay mo? Nagpunta ka ng Maynila, naging matagumpay ka. Kung gusto mo nga, sasama na ako sa'yo eh. Dahil alam ko, mahal mo ko. Mahal pa nga siguro kita. Pero dapat mong malaman ang totoo. Hindi ako nagtagumpay sa Maynila. Isang kahig, isang tuka lang ako doon. Trabaho sa araw, trabaho sa gabi, para lamang may maipadala kay nanay. Para naman hindi sabihin ng taga rito na bigo ako. Namasukan ako bilang trabahador sa isang pabrika ng sapatos. Doon ko nakilala si Edward. Importer siya. Niligawan niya ako. At hindi na ako nagdalawang isip pa, sinagot ko siya agad. Hindi dahil sa mahal ko siya, kundi dahil sa kailangan ko ang lahat na ibibigay niya. Pinangakuan niya ako na dadalhin sa Amerika, pati na si nanay. Pag-aaralin daw niya ako. Siya ang tutupad na lahat ng ambisyon ko na hindi ko kayang gawin ko ako lang mag-isa. Marlene, hanin mo kaya manang kung wala namang pagmamahal? Hindi na mahalaga puso sa akin. Hindi mo ba naiintindihan? Wala ka ng puwang sa puso ko. Talaga bang hindi mo na ako mahal? Mag-aasawa na ako, Andres. Kalimutan mo na ako. Hindi ko alam kung magagalit ako o maaawa sa mga sinabi ni Marlene. Ang tagumpay pa lang kanyang ipinapaniwala sa amin ay pawang pagbabalat kayo lamang. Isang pagpapasikat para tingalain siya ng lahat sa aming nayon. Gusto ko siyang sugurin at pagsabihan, pero naisip ko rin na hindi niya ako pakikinggan. Kaya ipinagdasal ko na lang na sana ay mauntog rin si Marlene at magising sa katotohanan. Alam mo, Charo, hindi nagtagal ay dininig din ang aking dalangin. Good evening, ho. Saan mo ba dito yung bahay ni Janice? Janice? Aray, kakilala ka ba Janice dito? Si Janice! Yung kasamaan kong waitress sa club, kasi pinasusundo na siya ng boss namin, matagal na siya hindi pumapasok. Yung matangkad, maganda, kulot ang buhok, mapungay ang mata, sexy. Waitress, matangkad. Si Janice, yung basta maganda siya. Miss, sigurado ba kayo dito sa pagudpot na katira yung Janice na yan? Alam ko na dito siya eh. Dito kami tinuha. Talaga? Dadalhin mo ako sa Amerika. Tama ko, pumunta na lang kayo sa outpost. Ako ng isno. May iskinita akong maliit doon. Lumago kayo, matutumbok niyo yung bahay ni Ma'am Bero. Ay, sandali lang. Punta ko lang si Rosita. Outpost doon namin. Kilala niya lahat ang tao. Kilala niya taga rito. Abay, yun ang hirang sa akin ng kaldero. Yan, halika na. Importing yung kaldero, yung bigay mo sa akin. Yung galing. Sigurado po kayo. Sigurado. Punta ka rito ngayon. Rosita. Matyong, ayaw ko pala. Yung kalderong iniram mo, sa uli mo na. Bukas mo. Janice! Uy, Janice! Kanina ko pa yung nalag yung bahay niyo. Hindi, sinusundo kita. Pinasusundo ka na ni Boss. Ang galing tayo. Janice! Ba? Janice pa lang pang halam mo sa Maynila, ha?
At sa bar pala nagtatrabaho, ha? Aba, ba't di mo kagad sinabi? Di sana hindi mo na pinahirapan itong kaibigan ko. Di sana, binarfay ka na lang! Uy, anak! Anak, sandali lang! Saan yung problema, anak? Harapin mo yung katotohanan. Alam mo, nung maliit ka pa, dito ka tumatakbo, dito ka nagtatago, dito sa gulod. Kala mo siguro hindi kita maaabot noon. Pabayaan mong maabot kita ngayon. Bigyan mo ako, ha? Gusto kong maabot kita ngayon. Gusto kong malaman kung anong nasa kalooban mo. Kung anong nangyari sa'yo. Kung anong totoo. Gusto kong malaman ang totoo. Ano ba talaga ang totoo? Ha? Sa lahat ang sinabi ni Bernie, sa kalawa ko nagtatrabaho, hindi sa opisina. Wala akong bahay. Wala akong kotse. Sino ako kay Daynay? Gusto ko ipagmalaki mo ako. Gusto ko, kahit man lang sa kasinungalingan, mapasaya kita. Gusto ko, yun lang ang tanging para alam ko, para pagmalaki mo naman ako, para tanggapin mo ako. Tanggap naman kita eh. Tanggap kita. Kahit ano pa man tanggap kita. Anak kita. Naintindihan mo? Anak kita. Gusto ko lang mabago yung buhay natin. Naalala ko pa nung bata pa ako. Pag nakikita ko yung kamay mo na susugatan. Susugatan din yung damdamin ko. Nung walang mangyari sa akin sa Maynila, sabi ko, hindi na baling ako yung mabigo. Pero ikaw, Nay, hindi ko mabibigo. Nat, makinig ka, makinig ka. Alam mo, matanda ng nanay, matanda ng nanay. Hindi ko na kailangan yung kung ano pa ng, kung anong luho sa buhay, hindi ko na kailangan yun. Hindi na. Basta, yung mga masasarap na pagkain, hindi ko na kailangan yung mga masasarap na pagkain. Paano ako masasarapan sa pagkain na yan, na kung alam ko na yung kaluluwa mo, binibenta mo, ayaw ko niyon. Ayaw ko niyon, bibenta mo, kaluluwa mo, ayaw ko. Ayaw ko. Hindi ko pinagbili yung katawan ko. Malinis pa rin ako. Nagtinungaling ako, oo, pero buhay ang pagkatao ko. Nangarap lang naman ako hindi. Nangarap lang ako. Ayoko na dito. Sumasawa na ako sa lugar na ito. Hindi ako nababagay dito, Nay. Gusto ko makinig ka sa sasabihin ko, ha? Gusto
ko pakinggan ang sasabihin ko. Hindi naman masama yun, mangarap eh. Hindi masama yun. Ang masama yung maghangad ka sa hindi mo kaya. Dahil tiyak yun, mabibigo ka. Ayaw ko mabigo ka. Ayaw ko. Iwan mo. Ang swerte. Anak, akong maswerte. Ako, dahil ikaw naging anak ko. Ako maswerte, anak. Dahil ikaw naging anak ko. Maswerte ako. Maswerte, bihirang inang mayroong ganung anak. Naintindihan mo ko, ha? Naintindihan mo ko, nagkaintindihan na tayo. Uwi na tayo, ha? Uwi na tayo, gabi na eh. Tana. Dito na lang muna ako. Dito na muna umapalit sa... Susunod ka sa nanay ka agad. Susunod ba ako? Gabi na eh, ha? Ayaw ko nang iiyak ka. Tama na. Susunod ka. Hintayin kita, anak ka. Ang tawag sa amin ay Gaba. Sa Maynila ay Karma. Iyon ang nangyari sa kaibigan ko. Kung gaano kataas ang kanyang lipad, ay siya ring taas ng kanyang kinabagsakan. Ngunit hanggang sa huli, nagmatigas pa rin ito. Pero kahit nakapinid ang aking mga labi, ay singbilis ng hangin na kumalat sa aming baryo ang balita. Nakaabot din ito sa kaalaman ni Edward na matapos mangakong babalikan si Marlene, ay naglaho na lamang na parang bula. Lalong pinagtawanan si Marlene sa amin. Tanging kami lamang ni na Andres ang nakaunawa sa kanya. Humigop ka muna nitong sopas mo. Wala akong kanya. Marilyn, isipin mo na mabuti nga hindi ka sinaktan ng gumahasa sa'yo eh. Ngunit pinatay niya na lang ako. Pinwersa niya ako. Binaboy niya ako, Rosita. Tagos hanggang buto, kadimonyong ginawa niya sa akin. Kahit saan ako tumingin, wala akong nakikita kundi isang wala ngayon ang isang masamang panaginip. Hayaan mo, Marlene. Makakamitin natin ng katarungan. Sasamahan kita magsampa ng kaso sa pulis. Hindi. Hindi mo gagawin yun, Rosita. Walang dapat makaalam nito. Tayo lang. Thank you.
Naalala mo nung araw? Madalas tayo magpunta rito. Lalo na pag may problema. Nauupo tayo rito. Matagal. Hinihintay natin ang paglubog ng araw. Hindi na tayo. Kahit ano man ang problema, parang nawawalang kasama ng araw. Hindi na tayo mga bata, Andy. Hindi na maliit na problema ang dumarating sa buhay natin ngayon. Mali. Kung ano man ang nangyari sa'yo, mahal pa rin kita. Tatawa ng kalamang nila. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Ang mahalaga sa akin, magkasama tayo. Hindi na ako bagay sa'yo. Napakababa ako na. Noon ang sabi mo eh, hindi na tayo magkabagay. Dahil mababa ako. Ngayon, ikaw ang mababa. Mas gusto ko yun. Dahil maaabot kita. Marlene, papayag ka bang abutin kitang muli? Akala ko, hindi na mangyayari ito eh. Mahal na mahal kita, Marlene. Sana mahalin mo akong muli. Hindi ba dapat ako magsalita sa inyo? Tagal kong hinintay ito. Mahal kita, Marlene. Maayos na sana ang lahat, Charo. Hinihintay na lamang ni Andres ang pag-ani para madagdagan ang kanilang pondo ni Marlene sa pagpapakasal at pagtira sa Maynila. Ngunit nang malaman nga ni Marlene na siya ay buntis, ipinasya nitong lisanin na ang baryo at iwan na rin si Andres. Wala ko, may kasunduan na tayo. Hindi ba sinabi sa'yo ni Rosita? Nabuntis ka? Marlene, anong kinalaman nun sa kasunduan natin? Nasaan ba utak mo? Talaga bang nasisiraan ka na ng bait? Hindi ikaw ang may responsibilidad dito sa batang ito. Hindi ikaw ang ama. At hindi ko rin alam kung sino. Marlene, mahal kita. Pakakasalan kita.
paano mo matatanggap ang pagkataon ng batang ito? Araw-araw, sa pagsasama natin, ito ang nagsisilbing alaala na minsan ay niyurakan ng pagkalalaki mo. Mamahalin ko siya. Pangako yun, Marlene. Alam mong nag-iisa ako sa buhay. Kayo magiging pamilya ko. Nakapag-desisyon ako at wala na makakapigil sa akin. Paano mo bubuhayin yung bata? Wala kang pakialam. Binubuhay mo ang sarili mo, binubuhay mo ang nanay mo. At ngayon may dadating na sanggol sa buhay mo. Paano na? Bakit? Sino ba nagbigay sa'yo ng karapatan? Meron akong karapatan! Ako ang ama ng dinadala mo. Yung lalaki sa gulod. Upang magising ka sa katotohanan! Lumayas ka! Marlene, patawarin mo ako kung nasaktan kita. Umalis ka dito! Lumayas ka dito! Sige, pag hindi ka umalis dito, ikaw kami mamamatay! Lumayas ka! Marlene, mahal kita. At tandaan mo ito. Hindi ako titigil hanggang hindi mo ako napapatawad. Umalis ka dito! Layas! Layas! Pipigil sa pag-alis mo. Kung di dito ako, hindi ako iiwanan ng mga matang lagi akong sinusukat. Sa tingin ko sa kanila, lahat sila tinitirya ko. Yung mayabang na babae nun, disgrasyada na ngayon. Dapat dumito ka na lang. Kasi alam mo, sa sitwasyon mo ngayon, mas lalo mo akong kailangan eh. Salamat ha. Pakabait mo talagang kaibigan. Pero kailangan kayanin ko to. Hayaan mo, sa binyag nito, sasabihin ko kay nanay, sama ka sa Maynila. Ninang ka yata. Hindi mo na ba talaga mapapatawad si Andy? Mas nangingibabaw ang galit sa pag-ibig. Ganun nga siguro pag mahal mo yung nanakit sa'yo. Hindi mo siya mapapatawad. Hindi mo siya makakalimutan. Alam mo, hindi sa sinasabi kong tama ang ginawa ni Andy. Hindi rin sa pinipilit kita. Ang gusto ko lang, Marlene, isipin mong mabuti. Baka kapag humupa ang galit mo kay Andy, at maputunayan mo, mahal mo pa rin pala siya sa kabila ng ginawa niya sa'yo. Handa mo rin pala siyang mapatawad. Pero baka mahuli na ang lahat. Abay, Chris! Ay! Sige na! Andiyan na sila! Ay, dahan-dahan ka kung magpatakbo! Huwag mabilis!
baka kung anong mangyari ng anak ko, humanda ka. Kilala ko pa naman ang tatay mo. Isusumbong kita sa tatay mo. At madilim, ha? Dahan-dahan. Titingnan mo yung daan ng mabuti. Huwag kang magpatudo-tudo. Abay, makatikim ka sa akin. Huwag kang magpakita sa akin buhay. Kung anong mangyari sa anak ko. Nay, alis na ho ako. Kayo lang bahala dito, ha? Ay! Oo. Huwag yun naman kalilimutan. Puntahan ako. Ibibigay mo ba yung totoo mong address doon sa Maynila? Didadalawin kita. Baka kung ano-ano ibibigay mo, masisira kong utak ko sa kahahanap sa'yo doon. Nanay. Nalulungkot na ako. At kung mabenta ko itong bahay, susunod ako doon. Doon ako titira sa'yo. Oh, yung ano, magiging apo ko. Alagaan mo yun. Kailangan paglabas niyo, matabang-mataba. Sige na ho. Oh. Ingat kayo, Naya. Mabait ka. Magpakabait ka na. Bye, Nang. Ingat! Ay! Andres! Marlene! Marlene! Pwede bang mag-uusap tayong dalawa? Umalis ka dyan! Pasasagasaan kita! O di pasagasaan mo! Nakahanda naman ako mamatay! Sagasaan mo! Sagasaan ko? Oo, sagasaan mo! Mamatay ah! Kaya ako nga pinapasagasaan sa'yo para mamatay eh! Masalahan sa Diyos yun! Ikaw na lalaki na pakayabang mo talaga ano? Akala mo ba sininakino ka? Marlene, pwede ba? Babayaan mo mabayaran ko kung ano man ang pagkukulang ko sa'yo. Kahit buhay ko naman nakahanda ako ibigay eh! Ang hinihingi ko lang sa'yo, ibalik mo lang ako sa puso mo! Hindi ba't sinabi ko na noon pa? Ikaw ang pangarap ko. Mawawala na saysay ang buong buhay ko kung mawawala rin lang ang pangarap na yun. Ah! Magpapakamatay ka! Sige! Sige! Magpakamatay ka! At baka sakali mapatawad pa kita, magpatay ka na! Totohanin mo yan! Totohanin mo yun! Pakamatay ka na nga! Kung yun lang ang paraan para mapatawad mo ako, mamamatay akong masaya! Ah! Ganon! Tingnan natin! Lucita, anong gagawin ko dito? Kung maaati mo mamatay ang lalaking sinasabi mong mahal mo, at kung kaya mo mawala ng ama at yung anak, at kung kaya ng konsensya mong maging isang kriminal, sige, pasagasaan mo siya. Ano? Ano pa hinihintay mo? Patayin mo na ako! Kung kaya mo! Talaga naman pala mo na! Ariko! Ariko! Ako ba kinakalaban mo ha? Ako ba hinahamon mo? Matapos mo akong pagsamantalahan at inabusong pa ako ha! Kataga! Hoy! Tumigil ka ha! Pinagsamantalahan kita hindi dahil sa abusuhin kita o gusto kita sirahin! Ang totoo nun, ang gusto ko nga mabuo ang buhay mo! Kanya nga inaano kita, hindi ba? Magpakasal tayo, para maging pamilya na tayo! Ah! Pakasal! Pakasal ka sa Lelo Mampalot! Huh, napakahambog mo, Marlene! Kung hindi ko pa alam, hoy! Patay na patay ka sa akin! Mahal na mahal mo ako! Ba! Ano ka sinuswerte, ha? Hindi mo pa nga ako talaga kilala! Marlene, kilalang kilala na kita. Mag-isip-isip ka, ha? Alam mo ba kung anong kulang sa atin dalawa? Kasal! Bukod pa ron, mag-asawa na tayo! Pakasal ka mag-isa mo! Pahilig nga rito, sandali lang ha. Ikaw ha? Ano? Magpapakasal ka sa akin o hindi? Hindi! Ano? Magpapakasal ka na? Hindi! Papakasal ka o hindi? Karyokang yan. Inang, okay lang ba yan? Kasi naman, best na
to, ha? Ganito si si Caberto, inuubos mo yung lechon. Ano namang sama kung may lechon? Fiesta! Ayun, nakuha naman po, kahit naman po hindi fiesta, eh naglilihit ko sa lechon. Kaya nga kami naghihirap, eh. Anong oras kaya dating nila? Dating na po yun. Construction company sa Maynila. Hindi nagtagal ay iniwan din niya ito at nagnegosyo sila ni Marlene ng bigas. Tuwing pista ay lumuluwas silang mag-asawa sa aming nayon. At kahit na nga ngayong malalaki na ang aming mga anak, ay nanatili pa rin kaming magkakaibigan. Sana ay naibigan ninyo ang aming kasaysayan. Maraming salamat, Rosita. Mga kaibigan, palagi po sana nating tatandaan ang kasabihang, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po. Thank you.